Sa third quarter pa ng taon, inaasahan ang mass vaccination sa bansa. Ang plano ng gobyerno sa pag-abot ng 70 milyong babakunahan para magka-herd immunity sa pagsaksi ni Joseph Moro. Willing magpabakuna pero hindi pinayagan si Mary Orellanes, isang medical representative kaya frontliner din daw sa COVID-19. Magwa-walk-in po sana ng registration for vaccine. Bawal po ang walk-ins para po hindi tayo nagkakagulo at saka para po talagang organisado at walang nasisingitan sa pila. Mag-register daw muna online para magka-schedule. Dati nang iginiit ng DOH na hindi dapat mag-walk-in sa mga vaccination site, maliban na lamang kung... Halimbawa, nag-walk-in, isang tao na healthcare worker ako, I'm not affiliated with any institution but I'm having a hard time to be listed. Mm-hmm. So I go to the hospital and nagkataon naman, nagbabakuna kayo at meron sobra. Opo. Bigyan nyo, healthcare worker yan eh. As of kahapon, lagpas 1.2 million na ang nabakunahan sa bansa. Malayo pa sa 70 million na target para magka-herd immunity. Kaya ba yung maabot ngayong taon? Kaya-kaya po natin na magkaroon po tayo ng vaccination all throughout throughout the Philippines. Magkaroon po tayo ng vaccination ng 500,000 a day. Our target sa July at saka sa August ay magkaroon po ng tinatawag nating weekly na 1 million to 2 million. Sabi ni Vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez Jr., sa Hulyo, July, kapag may steady na na supply ng mga bakuna sa Pilipinas, ay masisimulan na ang malawakang pagbabakuna sa publiko. Sa Hulyo, inaasahang may mahigit 30 million doses na tayo ng bakuna. Sa ngayon, Chinese vaccine ng Sinovac ang meron sa Pilipinas. Matatanda sa China unang tumakbo si Pangulong Duterte noong mga panahong dinidevelop pa lamang ang COVID vaccine. Ngayon na pag-usapan din ang bakuna ng Russia sa pag-uusap naman nila ni Russian President Vladimir Putin. Sabi ng palasyo noon, kung hindi gawang China ay gawang Russia ang gustong ipaturok ng Pangulo. Pero sabi niya ngayon, ayaw raw muna niya magpabakuna kahit pasok sa priority list ng edad niyang 76. If anyone wants to have it, they can have it. We are not in the priority anyway. Kasi above ano na. Ang unahin natin, yung mabubuhay pa. Kami yung wala na kami masyadong maibigay sa ating bayan. Sa edad namin, kung hindi kami na-elect, baka talagang ganun na nga. E paano na gayong sabi nga ng Vaccine SAR, malaking impluensya ni Duterte para magtiwala ulit sa bakuna ang publiko. Dahil limitado rin ang ating supply, hindi po problema ngayon ang vaccine confidence. Ang problema naman sa bilis ng pagbabakuna, gustong solusyonan ng VIMS-IR o Vaccine Information Management System Immunization Registry. Inulunsad na ito sa San Juan ng DICT at planong ipatupad sa buong bansa. Ang 20 minutes na proseso magiging 10 minutes na lamang. Lahat ng sinilap nila online will now go through our digital system developed by the DICT. Ibig sabihin, pagdating pa lang ng pasyente rito o ng ating mga mamamayan, alam na natin ano ang sakit niya, ano ang comorbidity niya, kung ano ang physical condition niya. So it reduces a lot of the waiting time. Paano kaya ang mga vaccination center na mahina ang internet connection? We will provide internet in all the vaccination sites. Ang pag-isipo ng NTF at ng vaccine cluster ay iiwan sa mga LGU kung ano ang pinakamaayos at pinakamabilis na sistema para sa pagbabakuna. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.